Hi guys, welcome back to our channel, Maple and Stars. What gets these hands? And kami muling nagbabalik after 48 years. De, may life update lang kami. Life changing update. Doon muna tayo sa ating spot. Tuktok ng bundok. Hoy, shoutout nga pala sa mga bago nating ano diyan. Ayaw. Kababayan na. Mga katrabaho pala natin dito sa amin. Welcome sa ano, New Finland. Yay. Torbay, welcome. Medyo natagalan na makapag-upload ulit kasi ang daming naganap. Buhay-buhay. Maraming nangyari. Oo, well, isa lang naman pero major. Oo, onting ano lang, update lang sa buhay. So, meron kaming bad news for ourselves. Ano yun? Kailangan namin na lumipat ng tirahan. Na-evict kami guys, na-evict. Oo. Sa Big Brother house. You are the weakest link. Goodbye. Kay Edu man sana. Kumbaga, binigyan pala kami ng notice na kailangan namin mag-move out. Oo. So, ayan. Sinabihan lang kami ng landlord namin na kinakailangan namin mag-move out due to personal reasons. Di naman dahil sa pinaalis kami noon. Di kami dahil sa being bad tenant. Oo. Kaya kami pinalis, pero some other things na hindi namin control. Oo. Sa side nung landlord namin. Oo. Parang nakagulatan kasi first time namin ma-experience ng ganito, like ano, aalis na doon sa tinitirhan, like wala anong mangyayari sa amin, lalo na nasa ibang bansa kami. Wala namang kamag-anak. So ano mangyayari sa amin? Parang ganda, ano, kumaga lahat ng mga idea na yon nagsabay-sabay sa utak namin na, oh my God, anong gagawin natin dito? Knowing the fact na, una, na merong housing crisis dito, ang hirap pumanap ng malilipatan. Oh, mahirap lalo dito sa town namin, ha, sa Torbay, mahirap pumanap ng apartment dito. Sobrang hirap. The fact na, yun nga, may housing crisis. Tapos, syempre, yung ibang mga tao, sinasamantalan nila yung housing crisis. Like, mahal ang mga renta. Oo, kumbaga, ito kasing nirerentahan namin doon sa, alam ko na, tinatakal namin ito doon sa dati naming video. Mura siya. Kumbaga, sobrang murang-mura. Oo. Ang description nga namin mag-asawa is living the dream. Kasi sobrang ano siya, parang nung time na yon, like almost two years ago, sobrang rare na ng ganung presyo ng apartment. Lalo kumbaga. Oo, lalo na ngayon, like kahit sa city, kung saan may medyo maraming opportunity, parang hindi na siya nag-exist talaga. kasi sa deal namin sa current apartment namin, 700 per month, all in, kuryente, tubig, wifi, cable, fully furnished, lahat talaga, 700 lang. Mm-hmm. Tapos solo namin yung apartment. So kumaga medyo malayo na ata sa realidad yung ganung ano, yung ganung kailangan na makikita ng ganun. Ganung lalo na nga almost 2 years ago na yun. So mas tataas pa no, kung noon nga may housing crisis na, what more pa ngayon, di ba? Lalo na palalo ang tao dito. Marami na mga tao. So ayan, mag-iisip kami kung saan kami lilipat. Wawa naman. Ayan. Kasi dati nangyari na rin sa amin ito ng asawa ko. Oh my God, alala. May picture pa ata ako. Meron, post mo. Dati nung sa Pilipinas, siyempre bagong kasal kami, ganyan. Eh, hindi naman kami yayamanin, so nag-rent kami. Tapos, may time na naghanap ulit kami ng malilipatan. Eh, medyo mahirap maghanap ng apartment. So, sa Pilipinas pa yun.
Pero luckily nakaano pa rin ako. Pero mahirap, mahirap yung feeling tapos maglilipat ka ng mga gamit. Mm-hmm. Yun yung para sa akin isa sa struggle, yung maglilipat ka ng gamit. Inis na inis ako talaga no pagka umaalis kami. Sasabi ko, siguraduhin mo lang na huli na yan eh hindi pa pala pati rin pala dito. Hindi eh, naman na namin, hindi na naman namin control yun na pinaalis kami nung. Oo, parang ang hirap pala no. There are some things na hindi natin control pero mangyayari at mangyayari sa atin. Tsaka will kumbaga gravely maapektuhan yung buhay mo. Oo. Like, kasi although hindi namin na sinishare ng wife ko, marami kaming plano yun. Na kumbaga naka-laid out na yung plano namin. Kasama dun sa plano namin yung apartment namin na tinitirhan ngayon. Pero kung ngayon nawala yung apartment, patay yung plano. No. Patay yung pangarap namin. Parang ano no, kahit ano pala talagang planong gawin mo, no? Hindi nasusunod. Parang yung plano nga namin na pagpunta dito. Oh, pagpunta dito, 1 to 2 years lang na ako magtatrabaho sa restaurant. Pero nangyari, naging 4 na taon yung waiting namin, yung process. Ang hirap pala, no? Kumbaga, itong nangyari sa amin, ang daming realization na nangyari. Oo. Like, hindi namin alam, pero magsasite na lang kami ng example, no? Pero somehow, ganun yung nangyari. Na, what if nangungupahan kayo? Let's say, hindi Pilipino yung, ano nyo, puti, landlord nyo, ganun. Ay, ibang lahi, di nalang puti. Ibang lahi, ganun. Ibang lahi yung landlord, no? Tapos naisipan niyang ibenta yung bahay, di ba? Uy, nangyayari yun. Nangyayari talaga yun. So, ikaw as a tenant na Pilipino, anong plano mo, di ba? Siyempre, aalis ka. Like, what if, kagaya niyan, nasa sitwasyon din kayo, kagaya ng sitwasyon namin na sobrang mura yung apartment, di ba? Kumbaga, like, nasanay kayo next? Sa... Then, tsaka nasanay kayo sa comfort nung murang apartment. Oo. Kumbaga, admittedly, kumbaga out of touch na kami dun sa reality nung mahal ng presyo ng bahay ngayon. Kasi isipin nyo, from 700 all in kami ngayon, ang nakikita namin online, mga nasa 1,100 plus na ano pa yon, pay on utility pa yon, 1,100 pay on utility. Yung iba, hindi pa furnish. Hindi pa furnish. So bibili ka pa ng gamit. Ayun yung isa sa mali namin. Kasi naging komportable kami masyado. Oo, naging ano kami, nag-stay kami masyado sa aming comfort zone. Since fully furnished ka itong tinitirhan namin, hindi na kami nag-invest ng gamit para sa amin. So, paunti-unti like, lang. Sobrang unti lang talaga. Like, electric fan. Oo, electric fan. The humidifier. Ay, may air purifier pala. Air purifier. Mga ganun ba? Electric fan bag. Nasa kada na rin electric fan pa. No? Ayun lang yung mga na-invest namin. Kumbaga, wala kaming microwave oven, walang sariling utensils nga, wala. Oo, sariling utensils, wala rin. Ano namin yun? Mali namin yun. Kasi lahat talaga, provided na nung landlord namin, guys, pagdating namin doon sa apartment, lahat meron, wala ka. Rice cooker nga lang, yung binili namin, rice cooker. Oo, yung unang dating namin dito. Yun lang yung kulang sa apartment namin, but other than that, wala na. Tapos yun, naging komportable kami. Kumbaga, hindi namin na-foreseen na... Or, probably hindi binaliwala namin yung fact na pwede kaming mawala doon sa apartment. Hindi namin iniisip yun. Oo, parang ang iniisip namin kasi, doon sa plano namin na next, yung next move namin, is parang nandun pa rin kami sa apartment na yun. Kumbaga, yun na yung next na aalisan namin. Kumbaga, parang mali. Kumbaga, yung apartment kasi, yun nga, part siya ng plano. Basta part ng plano namin yung apartment. Tapos kumbaga, kung mag-move na kami, yung apartment namin na yun, yung last. Ganon. Hindi na namin ina-expect na mag-jump pa kami to another apartment. Yun. Wala. Kasi, not to overshare naman, no, yung personal na nangyari dun sa landlord namin. Oo. Kasi yung landlord namin, di ba, yan, may anak siya, ganyan, tapos nakatira sa kabilang bahay. It so happened na yung bahay na yun is kailangan nilang ibenta.
Tapos yung anak ng landlord namin, kailangan mag-move in dun sa current na tinitirahan namin. Ganun. Yun lang. Yun nga, hindi naman kami naging bad tenant, kaya kami naman. So, kumbaga yung sitwasyon kasi na nangyari is very uncontrolled. Hindi namin control yun, no? Hindi rin naman nila control, ayan. Umiyak pa nga yung landlord namin nung kinakausap kami na binibigyan kami ng notice niya na kailangan na namin umalis. Umiyak pa nga yun sa amin eh, kasi hanggat maaari daw, hindi naman nila kami gustong paalisin kasi naging maayos na tenant naman kami. Kaso, yun nga, kailangan na may matitirhan yung anak niya. Wala eh, ganun talaga. Mabait naman sila. Yun lang talaga yung demand nung sitwasyon. So, ang demand naman sa amin nung sitwasyon is maganap kami ng malilipatan. So far, ang hirap maganap nga ng malilipatan dito sa Canada. Pero, tsaka, kumbaga, hindi naman sa pagbabash or what. Right naman nila yon, property naman nila yon. Meron naman mga apartment na naka-post for rent, pero hindi ina-entertain yung mga inquiries namin. Yeah, oo. Kumbaga, in-accept na namin na hindi nila kami tatanggapin kasi iba yung kulay namin. We respect yung kung ano yung gusto nila kasi preference nila yun. Tsaka property nila, wala na. Bahay nila yun eh. Kung ayaw nila kami, ayaw nila ng Pilipinong ano, tas sila, ibang nai. Okay lang, wala namang ano doon. Share. Pero the fact na, bukod sa may housing crisis na, tas nagpa-factor in pa yun. So, lumas lalo pang humihirap. Lalong mahirap kumalap ng apartment pa. Uh-oh. Parang mga opening, nag-open sa amin na naisip namin is, siguro mas maganda may sarili ka na lang na bahay mo as early as possible. Oo. Kasi, alam mo yun, kung mag-own ka ng sarili mong bahay, una, syempre, secured ka. May peace of mind ka. Secured ka, bahay mo yun, walang magpapaalis sa'yo doon, as long as nababayaran mo yung mortgage mo on time. Oo. Komportable ka pa. Kasi bahay mo yun, di ba? Pwede kang maglakad sa bahay mo na nakabrief ka lang. Di ba? Gawain mo yun, no? I mean, sobrang komportable mo. Kumbaga, kunyari, tayo, Pilipino, may mga lutuin tayo na may amoy. Oo, yun pa. Ayaw nila ng ganun eh. Ayaw nila. Ano lang yun? Yung iba ka kasi, yung mga local dito, hindi nila gusto yung amoy ng dried fish. Ayaw nila ng ganun to the point na parang nasusuka sila. Pero sa atin kasi, normal lang yun. Pero syempre, alam mo, nakakahiya. Pero wala yun, nagkikrave ka minsan sa tuyo, sa tinapa. Ginagawa namin, nagpapakulo kami ng ano, ng tubig na may sabon para malabanan yung amoy nung baho, nung tuyo. Para di ganong nakakahiya. Pero alam mo yun, kung may sarili kang bahay, hindi mo na kailangan ng ganon. Kahit madaling araw ka magluto ng tuyo dyan, wala silang pakialam. Kasi bahay mo na yun eh. Oo, pwede kang mag-video ka, di ba? Oo, pwede kang mag-video ka, pwede kang mag-ingay. Kasi kami ng asawa ko. Ganito! Kasi kami ng asawa ko, ano kami, hanggat maaari hindi kami gumagawa ng ingay dun sa apartment. Kasi minsan nga tinanong ko yung landlord namin eh, kako, may time ba na naiingayin sila sa amin, ganyan. Sabi niya, ang sagot niya sa amin, hindi nga namin alam kung nandiyan kayo sa apartment o wala. Ganun kami katahimik sa apartment. Kasi nakakahiya, nahihiya kami mag-ingay. Pero pag may sarili ka ng bahay, ay pucha, hindi mag-video okay ka dyan kung gusto mo, bahay mo na yun, no? Oo. Kumbaga, ano, comfortable ka, may peace of mind ka. Gaya niyan, na-experience namin na we have to move out. At least doon, hindi mo mararanasan na kailangan mo mag-move out, di ba? Siyempre, lahat naman tayo nagsisimula sa ganun dahil pagdating naman natin dito, wala naman tayo sariling bahay, di ba? Ganun talaga. Nakakashock lang. Parang, oh my God. Kasi hindi naman namin na-experience yun sa, dati sa Pilipinas eh. Na, ano eh. Kumaga, nung nag-asawa, yun nga, yung nag-asawa lang kami, nag-decide kami pareho na kailangan namin mag-move out. Diba? Para matuto din kami. Yun yung una-una namin ginawa eh. Pero other than that, yung tipong ikaw yung kailangan umalis. Na pinalis ka. Ganun. Parang, ang hirap. Ang hirap pala. Tsaka ano, parang kung iisipin mo, since may housing crisis dito, at sa current market ng apartment or ng rentahan dito sa Canada,
halos ka-level na siya ng yung renta, guys. Halos ka-level na siya ng mortgage sa bahay. Oo. Kumbaga, let's say may nakita kaming apartment na worth 1.3. Yung bahay dito na for sale, ang mortgage monthly is 1.5. So kumbaga 200 na lang dadagdag mo monthly sa'yo mortgage na ng bahay. Oo. Na. Parang nakakasama sa loob na. Pucha, ayun, kumbaga malapit. Kumbaga konting dagdag na lang. Mortgage na siya ng bahay. Ang pinaka-importante lang is yung down payment. Sa down payment kasi medyo mabigat kasi guys yung down payment. Kahit sabihin natin na 5% lang yung minimum requirement for a down payment. Isipin mo kung yung bahay na bibili mo mga nasa 300,000. Magkano ang 5% nun? 15,000. Plus taxes, legal fees, ganyan, closing fees. Ang sabi nila is dapat at least meron ka 6.5%, hindi lang 5%. So, saan ka kukuha or kaya mo ba agad mag-ipon ng mga more than 15,000? Oo, like, lalo na, may inflation pa, no? Aside from the housing crisis, meron pang inflation. So, tuloy-tuloy na nagtataas lahat. Bilihin, gas, pagkain, ganyan. Lahat tapos, nagtataas. Ipa-factor in mo pa yung iba na may mga sasakyan. Oo. Swerte na lang kami ng wife ko kasi di pa kami kumukuha ng mortgage sa sasakyan, yung car payment. Ayun nga, sayang, sobrang steal na nung bahay. To the point na may naiipon naman kami. At the same time, nakakapagbayad ng utang. Nakakapagbayad-bayad ng utang. Oo, sobrang-sobrang steal talaga siya. Kaya siya part ng plano. Kasi yun nga yung nabibigay niya sa aming benefit. Eh, kaso wala. Ganun talaga. Ano naman na, nag-move on naman na kami. Natanggap na namin. Pero, na ganun talaga yung mga yan. Sinishare lang namin yung, hindi naman sa tinatakot, pero may possibility na pwede mangyari sa inyo. Kumbaga, hindi kasi control eh. Yun nga, hindi kasi natin control. Mas maganda kung meron talagang sarili. Pero yet, again, since bago nga lang tayo dito, wala namang masama na magsimula, di ba? Na ganun. So, ayan. Yun lang guys. Share lang namin yung life update namin. Oo. And then, we'll see kung saan where life leads us. Share ulit namin sa inyo. Tingnan na lang namin. Pero okay lang naman kung ano mang mangyari kasi tanggap na namin. And at the same time, kapit lang kami kay Lord. Lord! Tis-tis lang. Oo, tis-tis lang. See you guys on our next video. Be sure to like and subscribe. Bye-bye.